Hi mga kalistahan, narito na naman po tayo para sa isang makulang usapan, pentuan at syempre listahan. Samahan niyo kami at hanggang dulo ang ating tuklasin at tatawagin at tatanghal natin bilang ang Pila sa ating kalaman ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal ay dumaan din sa buhay pag-ibig ng kanyang kabataan. Di ba, partner? Tama ka dyan. Kung kaya't napaka-espesyal ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan at aalamin natin ay ang pinaka-romantic love story ni Dr. Jose Rizal. Well, sounds good. At ating isa-isahin ang lahat ng babaeng nagkaroon ng ugnay sa ating national hero. And on the last part, ating papangalan at tatanghalin bilang ang pinaka-romantic above them all. Okay, alam ko excited na kayo kaya wag na nating patagalin pa. Ilabas na mga papel at ballpen at simulan natin ang paglista ng ang pinaka-romantic love story ni Dr. Jose Rizal. So let's start. On the 12th spot, walang iba kundi si Consuelo Ortega y Perez! Consuelo ay isang dalagang Espanyol na anak ng dating alkalde mayor ng Maynila. Nakilala niya ito nung isa-isang pagpupulong na ginanap mismo sa bahay ng dalaga sa Espanya. Naging malimit ang pagdalaw ni Rizal sa tahanan ng dalaga, kung kaya't nahulog agad ang loob nila sa isa't isa. Ngunit paano kaya naman nagwakas ang kanilang storya? Ano kaya ang say natin mga panalista kay Consuelo? Paano? Si Consuelo Ortega y Perez, taga Espanya siya, tapos madalas silang puntahan ni Rizal kasi doon nagaganap yung pagpupulong ng samahan na kinabibilangan ni Rizal. Kaya nagkaroon sila ng sandaling pagkakamabutihan, pero hindi rin nagtagal kasi nalaman ni Rizal na meron palang pagtingin o pagtatangi yung kaibigan niya na si Eduardo de Lete kay Consuelo, kaya hindi niya na tinuloy yung pag-ibig niya kay Consuelo at tinuloy niya. Si Consuelo Ortega y Perez naman, nagkakilala sila nung bumibisita si Rizal sa bahay ni Consuelo dahil doon ginaganap yung pagpupulong sa ng mga Pilipino sa bansa. Tapos, nagkagusto si Rizal kay Consuelo, kaya lang nalaman niya na may gusto pala si Delete na kaibigan ni Rizal kay Consuelo. Tapos, iniwasan na rin niya si Consuelo dahil alam niya na may ugnayan pa sila ni Yonon. Tamang-tama lang na iwasan ni Rizal si Consuelo kasi unang-una alam na alam niya na may gusto yung kaibigan niyang si Delete kay Consuelo. Tapos, alam din niya na may ugnayan pa sila ni Yonon. Pinigil ni Rizal yung pamumuno ng pagmamahal niya kay Consuelo kasi nga, nalaman niya na may pagtatangi pala si Eduardo. Sa tingin ko naman, tama yon kasi meron pa nga siyang mission na dapat gampanan. Tapos, meron pa silang ugnayan ni Leonor noon na siyang dakilang pag-ibig niya. Kaya, tama lang na hindi na natuloy yung pagmamahal niya. Dumating isang araw, nalalaman ni Rizal na ang kanyang kaibigan si Eduardo Delete ay may pagtingin kay Consuelo. Dahilan upang iwasan niya ang dalaga upang isalba ang pagkakaibigan nila ni Eduardo. At ngayon, ang nakasungkit naman na ikalabing isang pwesto ay si Pastora Necesario. Pastora Necesario, also known as Tora. Siya ay isang dalubhasang tagahabi mula sa bayan ng Dapitan, Zamboanga del Norte, kung saan siya nakilala ni Jose Rizal. Rizal ang paghahabi ni Torak sa kanilang bahay kung ngayon nagka-develop pa ng dalawa. Ngunit hindi nagtagal ay naging abala si Rizal sa kanyang gawain kung kaya na ito at naudlot ang kanilang pagtitinginan. Pero partner, bago sila nagkalabuan, naregaluhan ng ating bida si Pastora ng isang estatwang luwad at ilang mga tula. Okay na. Go! Kagaya ng mga nauna, hindi rin nagtagal ang kanilang pagtitinginan. Ngunit gayon pa man, ang kanyang mga akda na Filipinas dentro den cien anos, ang ibig sabihin ay ang Pilipinas sa loob ng isang siglo, at ang sobra de la indolencia de los Filipinos, na ang ibig sabihin naman ay ang katamaran ng mga Pilipino, ay kanya pa rin inalay para kay Petit.
Para sa akin, wala naman masyado na magitan kila Rizal tsaka kay Pastora. Kasi saglit nga lang silang nagkita tapos umalis na rin si Rizal dahil may tinoon niya yung iba't ibang gawain sa labitan. Go! At ngayon naman ay nasa top 10 na tayo ng ating love story. At ang pasok sa listahan ay si... Sino nga ba, partner? Alam ko yan, partner. Yan si Petit Susan Jacoby. Tama! Ayo. Go. Si Petit ay isang dalaga na tubong delga. Nakilala siya ni Dr. Roseri sa ilang minsang mangupahan sa isang bahay na pagmamayari ni Petit. Good. Partner, nabalitaan ko din na noong kinailangan bumalik ni Rizal sa Pilipinas, ay agad na nalungkot si Petit. Pak! Ngunit nga ako naman si Rizal na dadalawin niya ito. Kaya lang sa kasamaang palad, hindi niya na nagawa yon kasi nga namatay na siya sa bagong bayan. Si Petit, nakilala siya ni Rizal noong namupahan siya doon sa pinamumupahang bahay nila Petit sa Brussels noon. Tapos, syempre, lagi silang nakikita, doon nag-start yung relationship nila. Kaya lang, later on, parang na-realize nila na dapat friends na lang sila. Tapos, kailangan na kumalis ni Rizal noon after some years. Tapos, nangako siya kay Petit na babalikan niya, kahit babalikan niya si Petit kahit as friends na lang. Kaya lang, syempre, napako yung pangako na yun kasi binitay siya noong December. Go. At ngayon, para sa ikasyam na pwesto, naririto si... Si Leonora Valenzuela, a.k.a. Concha. Nung nag-aaral pa si Rizal sa Ateneo, ay meron siyang kapitbahay ni si Concha. Nilarawan niya na si Concha isang matangkad na babae na may magandang boses. Aba, Regine Velasquez. Partner, alam mo ba kung paano niligawan ni Rizal si Concha? Harana? Hindi. Love letter? Oo. Pero alam mo ba kung paano ginamit yung technique ni Jose Rizal para ligawan si Concha? Ano? Panoorin natin. Si Leonor Valenzuela, ito yung niligawan niya sa pamagitan ng sulat na hindi niya babasa. Tinuruan niya itong magbasa yung sa gamit na sinusulat niya kapag tinapat sa kandila or ilaw. Kaya lang, napagpasyahan nila na huwag nang ligawan si Concha, yun yung tawag niya kay Leonora. Na napagpasyahan nila na mas maganda kung maging magkaibigan na lamang sila. Yung pag-iibigan nila ni Leonor Valenzuela. Kalain niyo yun, si Rizal, marunong pala manligaw na meron pang mga ganong nalalaman. Meron pang sulat na hindi nababasa. Arte lang eh, no? Go. At ngayon ay tayo na ay nasa ikawalong pwesto, walang iba kundi si Segunda Katigba. Alam nyo ba na unang nagkakilala si Segunda at si Rizal noong December 1877? Nagkakilala sila sa Trouse, Maynila noong nagpa-party minsan yung lola. Ayan, feeling ko lang sayang yung pagmamahalan nila kasi kung nagkakilala lang sila ng mas maaga, edi sana pwedeng maaari na sila yung nagkatuluyan kung hindi pa nakikilala ni Segunda si Manuel Luz. Segunda si Manuel Luz. Hindi lang. Segunda Katigbak. Naging maayos naman ang pag-iibigan ng ating pamasambayani at ang Segunda Katigbak. Katunayan, naging isa nga itong aral para sa ating pamasambayani. Sapagkat dito siya unang nakaranas ng pagkabigo. Patunay lang na sa buhay natin, hindi pwede yung lagi kang masaya.